Isa ang Pampanga sa pinakamaraming lumang simbahan. Minsan pa nga nagiging sentro ito ng atraksyon sa tuwing sasapit ang Semana Santa. Si Father Juan Severino Malyari ay isinilang sa Makabebe, Pampanga. Nag-aral at nagtapos sa Santo Tomas noong 1809. Taong 1812 ang taong kung saan nananatili sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila ang Pilipinas. Dito ay naging tanyag ang pangalan ni Father Juan Severino Malyari sa Pampanga. Dahil na rin siguro siya ang kauna-una ang naging kura paroko ng bayan ng Magalang, Pampanga noong 1816. Pero bago niya makamit ang pagiging kura paroko sa Magalang, Pampanga ay naging kasakasama siya ng mga bishop sa Lubao at Bacolor, Pampanga at sumubok pasukin ng pagkapari sa Orani at Maribeles. Ngunit siya ay nabigo. Kaya ang pagiging kura paroko ng bayan ng Magalang ay masasabing malaking tagumpay sa buhay ni Father Juan Severino Malyari. Bilang pare ay masasabing mabait at madaling lapitan at lubos na nirerespeto ng mamamayan ng Magalang si Father Malyari. Lalo pang hinangaan si Father Juan Severino Malyari dahil sa angking galing nito sa kaligrapi. Ang kaligrapi ay masasabing isang uri ng art na may kaugnayan o may kinalaman sa pagsulat. Ginagamit ni Father Juan Severino Malyari ang husay nito sa kaligrapi sa pagsusulat nito sa kanyang record sa simbahan. Ang lubos na respeto at paghanga ng mga tao kay Father Malyari ay may kabalikat palang malagim na katotohanan. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala ng mga mamamayan ng Magalang na sa kalaunan ay natatagpuan na wala ng buhay. Sa 10 taong paglilingkod ni Father Malyari ay 10 taon din ang naging serye ng pagkawala at pagkamatay ng mga mamamayan ng Magalang mula noong 1816 hanggang 1826, tinatayang may 57 ang naging biktima nito. Natapos lamang ang naging serye ng patayan noong magkasakit si Father Malyari at hindi nito magawang makapagmisa ng ilang linggo. Kaya naman may humalili pansamantala kay Father Malyari. Ugali ng mga pari ang magpasintabi kapag papasok sa isang silid na di nila pag-aari. Ngunit pinasok ng pari ang silid ni Father Malyari na lingid sa kaalaman nito. Sumalubong sa kanya ang bakas ng mga dugo at mga gamit ng mga biktima at maging ang mga ginagamit ni Father Malyari sa pagpaslang. Dahil sa mga ebidensya na nakita at nakuha sa silid ni Father Malyari ay malakas ang naging patunay na si Father Malyari ang sinasabing dumudukot at pumapatay sa mga mamamayan ng Magalang. Siguro ginabayan ng Panginoon ang pari na humalili kay Father Malyari upang matapos na ang kasamaan ni Father Malyari. Dahil dito ay napatunayan na nagkasala si Father Malyari. Ikinulong at nahatulan ng kamatayan si Father Malyari. Nakulong siya mula noong 1826 hanggang 1840 sa Maynila at sa taong ding 1840 ay pinataw sa kanya ang parusang kamatayan. May 2 version kung bakit ito ginagawa ni Father Malyari. Ang una ay ginagawa ito ni Father Malyari upang maibsan ang paghihirap ng ina dahil sa kulam. Kapalit daw ng pagkawala ng paghihirap ng ina ni Father Malyari dulot ng kulam ay ang pagpatay ni Father Malyari. Ang 2 version naman kung bakit ito ginagawa ni Father Malyari, ito ay sinasabi na wala na raw sa tamang katinuan si Father Malyari. Pinaniniwalaan na may 2 katauhan ito na kung sa umaga ay napakabait at maaasahan na bakas naman sa pagiging pari nito. At kung sa gabi naman ay isa itong taong walang awa kung pumatay. Pinaniniwalaan din na may kasama si Father Malyari upang gawin ng ganitong karasan. Sinasabi na may dumudukot sa mga biktima at tinadala na lamang kay Father Malyari para tapusin. Pero tikom ang bibig ng pari sa mga sabi-sabi hanggang sa araw ng kamatayan nito noong taong 1840 sa pamamagitan ng pagpataw ng parusang kamatayan. Si Father Malyari ang unang kura paroko ng Magalang at unang pari na binitay sa kasaysayan ng Pilipinas. Lim Cheng, na kilala din sa tawag na Gan So So, ay kilalang negosyante dito sa Pilipinas. Nagmamay-ari ng mga restaurant, printing press, at marami pang mga negosyo ito.
sa ating bansa. Pero masasabing decoy lamang ang nasabing negosyo na pag-aari nito para itago ang mga illegal na negosyo nito. Si Lim Cheng ay isang drug lord at miyembro ng Golden Triangle Drug Syndicate. Noong 1960 ang taong kung saan sinasabing pinasok ni Lim Cheng ang heroin business. Ang mga material na ginagamit sa paggawa ng heroin ay galing sa Golden Triangle. Matatagpuan ang laboratorio ni Lim Cheng sa inuupahan nitong mansion sa Caloocan. Sinasabi na kakagawa si Lim Cheng ng 100 kilo ng heroin sa isang buwan. 90% dito ay binabagsak sa Thailand, Singapore at US West Coast. Nagsanhi na malaking problema ang mga heroin na ginagawa ni Lim Cheng. Ito ang tinuturong dahilan sa pagkalulon sa pinagbabawal na gamot ang mga estudyante sa Kamaynilaan. Ito ang nagtulak sa pagpasa ng The Dangerous Drug Act of 1972. Noong September 27, 1972, isang linggo matapos ang pagdeklara ng martial law sa tulong ng bagong tatag ng Constabulary Anti-Narcotics Unit sa pamumuno ni First Lieutenant Saturnino Domingo at First Lieutenant Reynaldo Beroya, ay sinagawa nila ang isang operasyon laban kay Lim Cheng na tinatawag na Oplandama de Noche. Dahil dito bumagsak sa kamay nila si Lim Cheng. Si Lim Cheng ay inaresto matapos makitaan ng worth 3 million pesos na halaga ng heroin ang kanyang laboratory sa Caloocan at iba pang laboratory nito sa Kamaynilaan. Nahulihan din si Lim Cheng ng mga high-powered firearms. Siya ang tinuturo na nagbabagsak ng mga heroin sa Thailand, Singapore at US at maging sa Pilipinas. Naging matibay na ebidensya ang mga nakitang heroin at high-powered firearms laban kay Lim Cheng. Nag-plead ng guilty si Lim Cheng at nasentensyan siya ng habang buhay na pagkabilanggo noong October 18, 1972. Ngunit ang bagong tatag na martial law ay ginawang example ang kaso ni Lim Cheng at na-transfer ito sa military court. At dahil dito tumaas ang sintensya at naging kamatayan sa pamamagitan ng firing squad na inaprubahan naman ng Presidente Marcos. Dahil sa paglabas ng balibalita na tutulungan daw umano ito ng mga kadikit nito na mga matataas na politiko at opisyal, ay pinagutos ng Presidente Marcos ang immediate execution laban kay Lim Cheng. Kaya noong 4 a.m. ng January 15, 1973 ay nilabas sa Campo Crame si Lim Cheng. Si Lieutenant Colonel Suplicio Quano ang nagbasa ng execution order ni Lim Cheng sa lingwaing English. Ngunit dahil hindi gaano nakakaintindi si Lim Cheng ng English, ay tiwala ito na matutulungan siya ng mga kadikit niyang opisyal at politiko. Ay nagawa pa nitong ngumiti at di nakitaan ng pag-alala. Ngunit nang ipinaluwanag sa kanya ang mga nangyayari, ay kinausap ni Lim Cheng ang kanyang pamilya. Nag-request si Lim Cheng na huwag kunan ng kamera ang kanyang pamilya. January 15, 1973, bago sumapit ang alas 6 ng umaga mula sa Camp Crame, hinatid ang convoy papuntang Fort Bonifacio si Lim Cheng. At dito ginawa ang paghatol, tinakpan ang kanyang mata ng itim na tela at tinali maging ang kanyang katawan at paa. Mula sa utos ni Lieutenant Jose Agawin Jr. ay sinimulan na ang pagbitay. At mga alas 6 ng umaga, nang inanunsyo ni General Fidel B. Ramos sa Presidente Marcos ang kamatayan ni Lim Cheng sa pamamagitan ng pagtawag nito sa Malacañang Palace. Ang pangyayaring ito ay nasaksiyan ng libo-libo nating kababayan. Isa na publiko ang aktwal na pagbitay sa pamamagitan ng live radio broadcast at maging sa television. Sinadyang isa publiko ang mga pangyayari upang maging example ang kaso ni Lim Cheng at hindi natularan. Noong early 60s, nang lisanin ni Lucila Lalu ang Candaba, Pampanga sa edad na 28 upang makipagsapalaran sa Maynila, nagtrabaho siya bilang waitress sa isang maliit na bar. Magaling humawak at mag-ipon ng pera si Lucila, kaya hindi nakapagtataka na makapagpundar siya ng kanyang negosyo. Naitayo niya ang restaurant at cocktail lunch na tinawag na Pagoda Soda Fountain, isang nightclub sa Rizal Avenue. Di nagtagal na itayo niya rin ang Lucila House of Beauty, isang salon na matatagpuan sa May Haligi Street, Santa Cruz, Maynila. Sa mga panahong ito ay nakilala ni Lucila ang isang polis na si Patrolman Anyano Vera. Nagsama ang dalawa kahit alam ni Lucila na may asawa na si Anyano Vera. Nagbunga ng anak na lalaki ang pagsasama ng dalawa. Masasabing umiikot ang buhay ni Lucila sa kanyang pamilya at negosyo at masasabing may masaganang pamumuhay si Lucila bago ito mawala.
May 28, 1967 sa Malabon Street, Santa Cruz, may natagpo ang putol na hita sa isang basurahan na nakalagay sa garbage bag na nakabalot sa dyaryo na may date na May 14, 1967. Ang nasabing lugar ay malapit sa cocktail lunch ni Lucila. Kinabukasan ng katawan na walang hita at ulo ay natagpuan sa bakanteng lote sa may Epifanio de los Santos Avenue malapit sa Guadalupe Bridge sa Makati. Lahat ng mga bahagi ng katawan na natagpuan ay may maayos sa pagkakahiwa at pagkakaputol. Dahil sa mga kalagayan ng mga nakuwang bahagi ng katawan ng tao ay hirap ang mga kapulisan tukuyin kung sino ang nasabing nagmamay-ari nito. Ganun pa man, ay nagawa pa rin matukoy kung sino o kanino ang mga bahaging natagpuan sa magkaibang lugar. Ang mga natagpuang kamay ay hinanapan ng fingerprint match at nag-match ang fingerprint sa police clearance na pagmamay-ari ni Lucila Lalu. Dahil dito, nakumpirma na ang mga bahagi ng katawan na natagpuan ay pag-aari ni Lucila. Pero ang tanong, sino ang gumawa nito kay Lucila Lalu? Base sa autopsy sa mga katawan ni Lucila Lalu, si Lucila ay isang buong buntis. Gumawa ng masusing pag-iimbestiga, nagtanong-tanong ang mga investigador sa mga kakilala at malapit na kaibigan at maging kapamilya ni Lucila. Masasabing maayos naman ang pamumuhay ni Lucila. Ang tanging nasisilip na maaaring anggulo sa pagkasawi ni Lucila ay ang buhay pag-ibig nito mula sa kinakasama nito na si Patrolman Anyano Vera at sinasabing 19 years old na karelasyon ni Lucila na si Florante Relos at ang dalawa pang tinuturong naging karelasyon ni Lucila. Dahil sa mga nalaman ng mga polis, sa pagkakaroon ng iba't ibang karelasyon ng biktima ay pinagtuunang pansin nila na maaaring selos ang dahilan ng kasong ito. Naging pangunahing suspect ang karelasyon nito na si Florante Relos. Hinuli ng kapulisan si Florante Relos at dumaan ito sa matinding interogasyon. Mariin itong itinanggi ang akusasyon. Sinasabi nito na hindi siya kasama ni Lucila noong mawala ito. Base sa autopsy, ang time of death ni Lucila, ito ay nasa pagitan ng May 28 ng gabi. At sinabi ni Florante Relos, yung mga araw na iyon ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Ang alibay ni Florante Relos ay pinatunayan ng mga kaibigan nito na nagpatibay sa salaysay ni Relos. Dahil dito ay walang masilip na ebidensya laban kay Relos at pinalaya ito ng kapulisan. Di naman inaalis ng kapulisan ng posibilidad na sangkot si Patrolman Anyano Vera sa pagkamatay ni Lucila. Ngunit tulad sa sitwasyon ni Relos ay wala din makitang matibay na ebidensya na nagpapatunay na sangkot si Patrolman Anyano Vera sa kaso kahit na alam ng mga kapulisan na may matibay na motibo ito upang gawin ng krimen. Bukod kay Relos at Patrolman Anyano Vera, ay may dalawa pang person of interest sa nasabing kaso. Ito yung tinuturong dalawang karelasyon ni Lucila, ngunit wala ding ebidensya laban sa dalawa. Napakahirap sa panig ng kapulisan resolbehin ang kaso ni Lucila dahil ang suspect ay may kanya-kanyang alibay at walang makitang ebidensya laban sa kanila. Sa pag-usad ng investigasyon noong June 15, 1967, lumitaw ang isang 28-anyos na dental student na si Jose Luis Santiano. Inamin nito na siya ang pumatay kay Lucila Lalu. Inilhad ni Jose Luis Santiano ang mga pangyayari kay Sergeant Ildefonso Labaw. Sinasabi nito na hindi niya kagustuhan ang mga pangyayari. Sinasabi nito noong gabi ng May 28 ay sinubukan daw umano siyang akitin ni Lucila, bagay na iniwasan niya. Hanggang umantong sa pagkapikon at nauwi sa pagsakal nito sa biktima hanggang ito ay masawi. Noong malaman nito na wala ng buhay si Lucila, doon niya ginawa ang tapon nito sa katawan ng biktima. Sinasabi ni Santiano na tinapon niya ang ulo ng biktima sa isang creek sa Scout Albano sa Quezon City. Dahil inakalang solve na ang kaso dahil sa pag-amin ni Santiano ay hindi na nagawang imbestigaan ang tinuturong pinangyarihan ng krimen, bagay na malaking pagkakamali ng mga imbestigador. Dahil ilang araw matapos ang pag-amin ay binawi ito ni Santiano at sinabi na wala siyang kasalanan at pinilit lamang siya para umamin. May lumabas ding witness upang patunayan ang alibay ni Santiano at sinabing nakita niya na pinilit lamang si Santiano ni Sergeant Ildefonso Labaw upang umamin. Dahil dito ay binalikan ng investigador ang pinangyarihan ng krimen. Dito ay nakita ang mga ebidensyang magdidiin kay Santiano.
ngunit di maalis ang posibilidad na maaring tinanim na lamang ang ebidensya para idiin sa Santiano, bagay na pinaboran ng piskalya. Dahil sa pagkakasangkot ng ilang kapulisan sa kaso, ay nag-turn over na ang NBI para hawakan ang kaso. Dahil sa kahinahinalang pagsulpot ni Santiano, na bigla na lamang umamin sa isang kasalanan na kung iisipin ay wala siya sa mga person of interest sa kaso. Naging kahinahinala din ng paglabas ng mga ebidensya sa sinasabing pinangyarihan ng krimen kung nagawang putulin at itapon ng bahagi ng katawan ng maayos, kahinahinala na din ito nagawang linisan ng lugar na pinangyarihan. Ito ang nagpatibay na maaring tanim lamang ang mga ebidensya na nakita. Dahil dito ay natulan ng not guilty sa Santiano. May mga kilala ding tao na sinasangkot sa nasabing kaso, ngunit ito ay may impluensya, kaya hindi umusad ang kaso laban sa sinasabing tao. Masasabing cold case ang kaso ni Lucila, marami man ang naging suspect ngunit wala ni isang naparusahan.